Okay, so good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. So welcome po sa ating class for Industrial Organizational Psychology. So last time po, diba, diniscuss po natin yung process about recruitment. Paano po ba nagaganap ang recruitment? And ano-ano ba yung mga nakapaloob na proseso o iba't ibang mga methods or technique na pwede natin gawin sa isang uri ng recruitment. Now, before we start in our new topic, magkakaroon muna tayo ng onting ano lang, ng onting activity lamang for this day. So, since November na or malapit na talaga ang Christmas, so yung game natin ay medyo malapit dun sa ganong uri ng season. Ayan. So, mag-share muna po ako ng screen para sa inyo lahat. And syempre, inaanyayahan ko ang lahat na mag-join dito sa ating game na ito. Ayan. So wait lang guys, alam niyo naman sa panahong ito na medyo techy na may mga bagay na minsan ay mabilis at bumabagal sa ating paggamit ng ating mga iba't ibang mga technologies. So welcome po sa mga bagong dating. Ayan, so inaanyayahan ko ang lahat na mag-join sa ating ng ating paunang activity. Ayan. So nakikita niyo po na po ba ang aking screen? Yes, sir. Okay. Yes, yes po. Ayan. So I think medyo familiar na kayo sa game na ito at natawag natin itong Name It to Win It. So itong game na ito ay kanimitang nilalaro sa Showtime or sa It's Showtime. So ang gagawin lamang natin dito ay mag-guess lamang po tayo ng mga words, no? Based doon sa lalabas na mga figure. So tingnan natin yung magiging parang kung paano ba tatakbo tong game na ito. So ito yung mechanics niya. So lahat po dito ay ini-encourage natin na mag-join sa ating game. So lahat po dito ay allowed na mag-guess ng mga words or phrases na based doon sa mga visual cues representing the syllables or words. The answer may be expressed through microphone or chat box. Pero mas maganda sana kung microphone po tayo para at least mabilis ko malalaman na nasagot niyo na yung mismong phrase na ating sinoshow dito. And then another thing, the person who guessed the words or phrase correctly can gain a point. Nako, meron tayong points para dito. And then the person with most aggregated points win. Ayan. So, I think may mga kasama tayong magta-track ng mga points na kayang ibigay ng ating mga kasama dito. So, ready na po ba kayo? Yes, ready na po. Okay, ready na. Kaya naman. So, yung ating category for this day or for this game ay things in exchange gift. Ayan. So, paramihan po tayo ng points. So, kaya naman. Handa na po ba tayo? Ready? Ready! Ready na. Okay, ready? Go! Ano kaya itong word? Mag. Okay, mag. Very good. Next. Laruan. Laruan. Next. Ilang beses ba ng ano kaya ito? Ay, 64 ba? Siguro. Ano guys? T-shirt. T-shirt. Very good. Next. 64 na ba? Tatlo agad na. Ano kaya to? Mga kakula kaya? Pwede kayo mag-pass if you want to pass, ha? Pass. Pass. Okay, next. Ano to? Sino ba itong babae? Palagay niyo, ano to? Wallet. Wallet. Very good. Next. Beam. Po. Next. Beam po. Next. Si ano? Ano guys? Ballpen. Very good. Next. Panyo. Panyo. Very good. Next. Puto seco. Ano? Ano? Puto seco? Puto bumbong. Ano? Puto bumbong. Puto bumbong.
Re-regalo mo sa change gift o to bombo? Ano guys? Pass. Pass, okay, next. Medyas. Okay, medyas, very good. Okay, so ngayon, oh, okay, sino yung may ano, maraming points? May nakakuha ba ng maraming points? Secret. Secret? Tutor po ata. Si Tutor? Ilan na nakuha ni Tutor? Hindi ko alam, sir. Sagot na ako ng sagot, sir. Okay, at least, no, ay, most of the time, naririnig natin si Tutor na nagsasalita. Ayan. So, meron pa tayong set B. 10 phrases or pictures pa itong nandito. So, handa pa kayo? Ayan. So, ready? Go. Ano to? Sabon. Sabon, very good. Next. Bagyo. Bagyo? Hindi, mali. Figure, very good. Next. Chocolate. Very good. Next. Tuwalya. Very good. Tuwalya. Next. Alcansha. Very good. Next. Oh my God, my picture. Unan. Very good. Next. Stuff toy. Very good. Next. Ano kaya ito? Cologne. Very good. Next. Libro. Next. Lotion. Very good. Ang galing naman mag-guess ng mga ano, iba't ibang mga words na nandito. Okay, balikan natin kanina yung mga words o mga phrases na hindi nyo na ano, nasagot. So, ito muna tayo. Maari hindi nyo kilala yung babaeng nandito, even me, no? Pero siya po ay si Miss Lilith. So, kung babawasan natin ng leak, so, wall and left. Kaya ito ay wallet. Then, ito naman, photo. O puto, so photo. Then, ito ay si Sir Al. And then we have si Boom, ano, ang tatay ni, siya yung artista yun. So, kaya siya ay photo album. Ayan. Ayan. Puto Boom Boom. Puto Seco. Paano naging Puto Seco yan? Ayan. So, thank you so much sa lahat ng mga nag-participate para sa ating first game. Ayan. So, yung ating first game, yung ginawa, actually, hindi siya masyadong related talaga doon sa mismong topic talaga natin. Pero kasi, the way you answer those phrases and yung mga kinakailangan natin para doon sa mismong mga pictures na iyon, ay related din sa kung ano yung magiging topic natin. Which is ang topic natin is all about interview. Ayan. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagkoconduct ng recruitment ay ang employment interview. So, paano ba natin ito kinoconduct? Ano-ano po ba ang mga iba't ibang uri, types, medium, or mga pamamaraan sa pagkoconduct ng employment interview? So, let me share my screen po for this time. Sana yun? Okay. Ayan. So, again, our topic for this day is all about employment interview. So, kanina, sumagot po tayo ng mga iba't ibang answers based dun sa mga nakita nating mga cues, pictures, figures, o kaya naman ay mga possible phrases. So, ganun din pagdating sa employment interview. Of course, pagka nagkakaroon ng interview, so, we tend to answer questions sa palagay natin ay related dun sa trabaho na ating ina-applyan. So, what is employment interviews? So, ito ay isang method of selecting employees in which an interviewer asks question of an applicant and then makes an employment decision based on the answer to the question as well as the way in which the questions were answered. So, syempre, in an employment interview, dito binabase ng isang interviewer o ng isang HR assistant or HR professional
kung talaga ba ang kakayanin ng isang aplikante ang ano, ang trabaho na kanyang kukuwanin doon sa position na kanyang ina-applyan. Of course, doon din natin makikita sa kanyang mga sagot yung mga possible na kakayanan niya o kaya naman yung mga kaya niyang gawin doon sa mismong trabaho na kanyang ina-applyan. So we have types of interviews. So pag type, pag sinabi nating type, ito yung ginagamit natin para sa isang interview o yung pamamaraan na gagamitin natin para sa isang interview. So the first one is structure. So of course, ito yung magiging source ng ating mga questions. At meron po tayong dalawang uri ng interview. We have structured interview and then we have unstructured interview. Alam ko naman, alam nyo na kung ano ang meron sa mga structured interviews and unstructured interviews since kayo ay nagko-conduct naman ng inyong mga research sa inyong mga iba't ibang mga research courses or programs like experimental psychology or kaya naman ay field methods. No? But of course, no, pag sinabi natin structured interview, this is interviews in which questions are based on job analysis. So ibig sabihin, itong mga questions na naka-include sa isang structured interview ay related talaga doon sa mismong trabaho na inyong ina-applyan. At mahalaga din sa isang structured interview, meron po siyang standardized scoring system na kung saan yung mga identical answers ay nabibigyan ng mga identical na score. So ibig sabihin, merong pinagbabasihan or merong basis ang isang interviewer upang malaman kung ano yung rating na ibibigay niya based doon sa answer na binibigay ng isang interviewee. Now, we have unstructured interview. So, si unstructured interview ay isang uri ng interview na kung saan ang isang aplikante, hindi sila tinatanong ng mga same question katulad sa iba. At wala tayong binibigay na standard scoring system dito. So, kumbaga parang kung ano yung maisip na maitanong ng isang interviewer o ng isang HR officer, so yun yung kalimitang tinatanong niya. So, ito yung mga kalimitan na naririnig nyo, no, I think, sa mga kasamahan ninyo mga nag-a-apply sa trabaho, yung mga typical na question na why should we hire you, or kaya naman ay, can you please tell me about yourself, what are your strengths and weaknesses? So, ito ay mga unstructured interview questions. Now, we have styles. Pag sinabi nating style, ito yung pamamaraan kung paano ba natin gagawin ng isang interview. So this is determined by the number of interviewees and number of interviewers. So number one ay one-on-one. So halimbawa na lamang, ako bilang interviewer at halimbawa merong isang applicant na aking ini-interview. So yun ay isang one-on-one interview. Then pag sinabi naman nating serial interviews, so ito ay nag-i-involve ng isang series of single interviews. So paano po ba natin ito ang ginagawa? So halimbawa, ako bilang isang HR officer, so magkoconduct ako ng isang interview sa isang applicant. So after makapasa sa akin nung mismong aplikante na yun sa interview, so siya naman po ay magpo-proceed sa panibagong interview sa mas mataas na position sa akin. Halimbawa, HR supervisor. So yun yung ano, yun yung example ng isang serial interview. At minsan umaabot din ito sa mas mataas pa, halimbawa sa may-ari ng mismong company. The number three, we have return interviews. Ito ay similar lang din naman sa serial interview. Yun nga lang, merong time range na binibigay para sa isang applicant upang siya ay bumalik sa isang panibagong interview. Ito yung mga kalimitan natin narinig sa mga kasamahan natin o kaibigan natin na ini-interview today at sila ay pinapabalik kinabukasan para i-interviewin naman nung mismong may-ari o nung mismong supervisor o nung pinaka-employer nung mismong company. Then, we have panel interviews. So I think naranasan niyo na ang panel interview based dun sa mga experiences niyo sa mga research defense, no? Ang panel interview, maraming sa isang table, maraming mga individual na magtatanong sa iisang tao. So maraming multiple interviewers na magtatanong ng mga questions at pag-evaluate sa iisang tao at the same time. Then, pag sinabi naman nating ano, ang group interviews, maaring iisa lamang ang interviewer pero marami ang kanyang mga ini-interview o sabay-sabay niyang pinoconduct yung interview
sa maraming mga tao. Halimbawa na lamang, ako bilang isang interviewer. So, meron akong ini-interview na limang individual sa aking harapan. So, yun yung tinatawag natin na group interview. So, minsan, nangyayari din naman ito pagka halimbawa parehas kayo ng mga competencies, mahirap piliin kung sino yung dapat na i-hire para sa gatong uri ng posisyon, lalo na kung napakataas ng posisyon na iyon. And of course, pwede pagsamasamahin itong mga style na ito. So, pwede siya maging serial panel group interview. So, halimbawa na lamang, after ko bilang HR officer, then napunta kay HR supervisor hanggang sa nagkaroon ng panel, interview. So, maraming mga individuals or maraming board members yung nagtanong sa'yo. And then, after that, sa group interview, yung CEO na yun yung nagtatanong, pero napakadaming yung mga nakapasa after ng panel interview. So, masyadong mabusisi ang gantong paraan, ang tagal ng proseso. Kaya sabi nga dito, but life is too short for such nonsense. So, syempre, mas pinagtutuunan natin ng pansin kung ano yung mas mabilis sa paraan upang ma-hire natin yung fit talaga na applicant para sa isang job position. Now, we have this medium. Ito yung mga pwede natin gamitin sa pagkoconduct ng isang interview. So, interviews are also different in the extent to which they are done in person. So, of course, hindi ibig sabihin one-on-one interview, automatic face-to-face na ito. Kasi ang isang one-on-one interview ay pwedeng mangyari sa isang telephone interview o kaya naman ay sa isang video conference interview. And then, pwede dito mangyari sa face-to-face interview. So, ibig sabihin, yung aplikante at yung interviewer ay nasa iisang room talaga. So, face-to-face silang nag-uusap about dun sa mismong topic na kanilang gustong pag-usapan related dun sa ina-applyan ng mismong aplikante. So, face-to-face interviews provide a personal setting and allow the participants to use both visual and vocal cues to evaluate information. So, may mga ibang pagkakataon naman na nagkakaroon naman tayo ng telephone interviews. So, di ba last time, nagkaroon naman tayo ng discussion about advertisement, no? So, sa mga advertisement, may mga iba't ibang mga advertisement na kung saan. Ikaw, may makikita kang telephone number sa isang ad o kaya naman ay sa isang dyaryo, and then ang gagawin mo, tatawagan mo ngayon yung mismong company na iyon. So, yun yung isa sa mga medium na pwedeng gamitin, through telephone or through cell phone, no? So, though hindi natin nakikita personally yung mismong aplikante, pero at least meron tayong initial na information based dun sa mga sasabihin niya through telephone. And then, minsan, pag ganito ang situation, pinapapunta natin ang isang aplikante sa mismong company upang mag-conduct ng face-to-face interview. Number 3, video conference interviews. So ito yung kinoconduct ngayon nung nagkaroon ng pandemic. So mas hindi naman ibig sabihin na nagka-pandemic doon lang nagkaroon ng video conference interviews. Hindi. Matagal na ginagamit ang video conference interview. However, nung nagkaroon ng pandemya, mas ito na yung accessible na gamitin since syempre kailangan pa rin namang mag-function ng mga companies at kinakailangan nila ng tao. So, with the help of video conference interview, so nakakapag-conduct sila ng interview at remote sites, sa bahay o kaya sa iba't iba mga places. So, the applicant and the interviewer can hear and see each other, but the setting is not as personal, nor is the image and vocal quality of the interview as sharp as in face-to-face interview. Syempre, may mga disadvantage ang paggamit ng video conference. Kasi di ba, in our practice, mas maganda na makita natin o ma-observe natin ang behavior ng isang tao. At pagdating din sa isang interview, mahalaga din na makita natin yung kanilang kinikilos, yung mga galaw ng kanilang mga kamay, ng kanilang body language. Pagdating kasi sa video conference, napaka-limited lamang ng mga bagay na iyon. Hindi agad-agad natin makikita iyon because of some limitations, lalo na pagka mahina yung internet connection. And of course, nung hindi tayo sigurado kung talaga bang kumpleto siya sa kanyang pananamit kasi baka mamaya,
ang naka-forma siya sa pang-itaas, pero sa pang-baba, naka-short lang pala siya. Diba? So, yun. Then we also have written interviews. Though, ito naman ay isinasama pagka nagkakaroon ng mga face-to-face interviews or kaya naman ng mga one-on-one interview. Pero part ng interview ay ang pagsagot nila sa iba't ibang mga questions. So doon, maliban sa sinabi nila, so si HR officer magbibigay siya ng isang ano, ng isang document at ito ay sasagutan ng mga aplikante. So para at least magkaroon ng dalawang basis ang isang interviewer. So mula dun sa kanyang sasabihin verbally at mula dun sa kanyang isasagot sa mismong document. So ito yung mga advantages ng mga structured interview. So una, ang isang structured interview ay merong ano, high siya pagdating sa ano, structure at mas valid siya compared sa unstructured interview. Kasi katulad ng sinasabi natin kanina, ang structured interview ay nagmula talaga sa job analysis. Ito ay nag-based doon sa mismong mga iba't ibang mga result na nakuha natin sa pag-evaluate at sa pag-analyze ng mismong trabaho para doon sa position na ina-apply ng isang applicant. Pangalawa, structured interviews can add predictive power o tinatawag natin na incremental validity. So ito yung ginagamit natin for cognitive ability test. So dito mas makikita natin kung magaling ba itong tao na to when it comes to this kind of ano of field, kung magaling ba siya pagdating sa math, pagdating sa finance. So yung mga ganung mga bagay makikita agad natin siya through structured interview dahil siya ay based o siya ay nakarelate talaga dun sa mismong trabaho na ina-apply ng applicant. Then from a legal standpoint, structured interviews are viewed more favorable by the courts than are structured interviews. So, meron ang probable reason for this one. Una, dahil na-mention natin kanina na ang structured interview ay based talaga sa job analysis at job-related talaga yung nakapaloob sa isang structured interview. Pangalawa naman, structured interview results in substantially lower adverse impact than do unstructured interviews. Para ba pag sinabi nating lower adverse impact? Hindi ito nakaka-apekto sa ibang mga group of people. So halimbawa na lamang, pagdating kasi sa unstructured interview, pag halimbawa maganda ang babae, i-hire mo siya, so mag-iiwan ang mga lalaki. Mga ganun. So pagka gumamit tayo ng structured interview, so dahil merong basis, merong talagang pointing system, yun yung magiging basis natin para ma-hire natin ang isang aplikante. Now, ano-ano naman yung mga problema pagdating sa isang unstructured interview? So, ito yung iba sa mga cases natin pagka nagko-conduct lamang po tayo ng mga interview na wala tayong basis o kaya nagagaling naman para sa atin. So, unang-una ay yung poor intuitive ability. So, minsan sa atin may mga intuitions tayo. Lalo na pagka nasanay na tayong i-observe ng mabuti ang behavior ng isang tao. At ganun din pagdating sa mga aplikante. May mga ibang mga individuals na magaling na manghula or magaling parang, ay, alam ko na na ganito siya. Pero merong iba na mahina pagdating sa ganung uri ng kakayanan. Kaya minsan, pagka ganoon yung intuition mo na, ay, okay to kasi parang maayos siyang tignan, parang tingin ko sa kanya, magaling siya. Tapos nung hinire mo na, hindi pala siya ganun kagaling talaga. So nagkamali yung yung intuition mo na akala mo nung una magaling talaga siya. Yung ganun. Then, the second one will be lack of job relatedness. May mga pagkakataon na ang isang interviewer, dahil unstructured interview siya, syempre magtatanong lamang siya ng mga iba't ibang mga tanong na hindi talaga related dun sa ina-applyan na position ng isang aplikante. Halimbawa na lamang, may girlfriend ka na ba? O may boyfriend ka na ba? Single ka ba? O kaya naman, nag-aalaga ka ba ng aso? Eh, na-applyan mo HR officer sa isang BPO company. So, hindi naman related doon sa mismong tatrabahuhin mo, yung tungkol sa pagiging single mo, o kaya naman ay doon sa pag-aalaga ng aso. So, yun yung isa sa mahirap pagdating sa structured interview. Then, primacy effect. Pag sinabi nating primacy effect, ito yung konsepto na kung saan kung ano yung first impression, yun yung naglalast. So, syempre, pag dumating si individual
na ganito ang itsura, so na-impress ka, or throughout the time, ang maaalala mo lang sa kanya ay yung una niyang ginawa. So pagdating din sa mga aplikante na may ginawa ng onte na hindi ka gusto, kahit na yung sumunod na proseso, okay siya. So palag, ang magiging parang thinking mo, hindi mo siya i-hire kasi nung una, parang nag-fail siya, parang hindi siya magaling. Yung ganun. So that's primacy effect. Pag sinabi natin contrast effect naman, ito naman yung isang uri ng problema na kung saan dumaan ang isang aplikante, then darating si isang aplikante. So, magkakaroon ka ngayon ng comparison na parang mas magaling itong isa kasi dun sa nauna. So, nagkaroon ng contrast effect ngayon. So, dahil wala kang kinondak na structured interview at talagang gumamit ka lang ng mga interview questions na nanggaling lamang sa'yo, no? So, magiging bias ka dun. Kumbaga parang, ay, mas magaling yung pangalawang sumagot kaysa dun sa nauna. So, nagkaroon ng contrast effect. So, ang next naman po natin ay negative information bias. Pag sinabi natin negative information bias, ito ay naka-plot naman pagdating sa mga aplikante. So, parang ito yung pagkakataon na kung saan ang aplikante natatakot magsabi ng totoo. Eh di ba, minimension natin sa klase natin na napaka-importante na pag tayo ay nag-a-apply, maging totoo tayo pagdating sa resume or sa curriculum vitae or doon sa mismong interview na gagawin natin. At may mga ibang aplikante na takot sabihin yung totoo. Kaya minsan, sumasagot sila ng mga iba't ibang questions sa para lamang matanggap sila ng mismong interviewer. Ay, opo, kaya ko po magtrabaho under pressure. Okay lang po magtrabaho sa akin from Cavite to Ortigas. Wala pong problema sa akin yun. Tapos yung nagtrabaho ka na, lagi ka namang late, lagi kang absent. Kasi tapos idadahilan mo, malayo po kasi, di ko po kaya pala. Diba? So nagkaroon ng hindi agad naging totoo doon pa lamang sa aspeto na yun. So kailangan maiwasan ito pagdating sa mga Kaya nga as much as possible, parang iniiwasan natin maging too good to be true yung ginagawa ng isang applicant. Mas maganda na mailabas siya talaga kung sino talaga siya. Interviewee similarity. Ito ay isang uri ng problema pagdating sa structured interview, lalo na kung halos magkaparehas. Merong trait na meron ang interviewer at ang interviewee na parehas. Halimbawa, parehas silang from Cebu. Ay, Cebuano ka pala. So, nag-Cebuano na silang dalawa. So, nagkapalay gayang loob. Eh, di siya yung hinay kasi dun sa isa. Dahil parehas silang from Cebu. O kaya naman, itong interviewer na ito ay from UP or University of the Philippines. Tapos yung nag-apply ay from UP din. Tapos same din ng batch niya at same din ng course. So, dahil may ganoon silang similarity, so nagkapalagay ang loob, so hinire niya. Diba? So yun yung isa din sa problema natin pagdating sa paggamit ng structured interview. And then another thing is the interviewee appearance. No? Minsan, may mga kanya-kanya tayong mga biases or perspective pagdating sa itsura ng isang aplikante. So pag hindi natin gusto yung itsura, ay ayoko nito, mukhang barumbado. Hindi ko i-hire to. Ay, ayoko nito, ang pangit. No? Hindi to magagawa ng maganda yung trabaho niya. O kaya naman pagka nakita natin na ay ang pangit naman niya ng color combination na sinuot niya, ay hindi ko i-hire to. Yung ganun, base lamang sa mismong appearance ng tao, pero hindi mo man lang sinukat muna yung kakayanan niya para magawa yung trabaho na iyon. And then lastly, non-verbal cues. So, may mga pagkakataon na ang interviewer, tinitignan din niya kung ano-ano yung ginagawa or actions na ginagawa ng isang aplikante. Minsan, walang actions. Kumbaga parang may mga dull moments, tapos parang may marinig ka tulog ng uwak every time magtatanungan kita, tapos wala siya masyadong kinikilos. Or minsan naman, sobra naman sa kilos, sobrang emphasize ng mga sagot na ginagawa niya. Ay, ganito, ganyan, ganyan. Eh kasi po sir, ang paraan ko po parang nag-doxology na siya, yung ganun. So, parang kailangan lang talaga natin isihan mabuti kasi minsan may mga pagkakataon sa sobrang tense natin, sa sobrang kaba.
hindi na natin namamalayan na gano'n yung nagiging ano natin. At may mga interviewer na minsan, kumbaga parang tawag dito, yung naiirita sila or kaya naman ay yung medyo na disturbing para sa kanila, nakakita ng gano'ng kadala, gano'ng kaano, kalala na verbal cues. Kaya minsan, kailangan din talaga maset sa isang loob, sa loob ng isang ano, isang room, yung mismo pagkakaroon ng rapport. Para kasi bilang isang interviewer, kailangan maano mo rin sa yung mismong interviewee mo na hindi siya masyadong kabahan. Well, okay lang naman kabahan, pero hindi yung sobra. So, dapat maset mo muna yung mood sa loob ng mismong interview office. Ayan. So, that's all for our ano, for our topic for this day. So, for our next topic po, ang i-discuss naman po natin, actually hindi i-discuss, kundi magkakaroon tayo ng interview simulations. So, magkakaroon tayo ng pagkakataon upang sagutin ang iba't ibang mga tanong na kalimitang binabato sa isang interviewee. Though ito ay isang unstructured interview simulation, hindi pa rin kasi nawawala sa iba't ibang mga companies o sa iba't ibang mga HR offices ang paggamit ng unstructured interview. Kasi aside from using unstructured interview, pagdating sa unstructured interview kasi, na mas nakikita pa natin, mas nakikilala pa natin ang mga individual. Kumbaga parang mas nakikilala pa natin ang lubusan kung paano kumilos, ano ang attitude ng mga aplikante natin based dun sa mga tanong na magagaling din sa atin. So halimbawa na lamang, different questions like what are your strengths, what are your weaknesses, bakit kailangan ka namin i-hire sa company na ito, bakit ikaw? Yung mga ganun, no? Kasi para kayo din, i-prepare nyo din ang sarili ninyo pag kayo ay nag-apply na sa mga iba't ibang mga trabaho at pagka kayo na yung mismong HR officer. Now, questions po. Do you have any questions? Meron po ba kayong tanong? Malinaw po ba sa inyo ang naging discussion natin for this day? Yes, sir. Yes po, sir. Okay. So, kung wala na po kayong tanong, so, ipopost ko na lamang po yung ating handouts para sa ating naging klase for this day. And then, be ready po sa magiging unstructured interview simulation na gagawin natin next week. So, kung wala na pong tanong, thank you so much everyone for listening. And keep safe po. God bless po sa inyo lahat. Bye! Thank you, sir. Goodbye. Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Thank you.